Yun pong ulat na 3 times faster than the global average ang pagtaas ng sea level dito sa Pilipinas. Ipapaliwanagan niyo lang po kami kung bakit po ba tumataas ang tubig karagatan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong planeta. Unang-una ay tumataas ang tubig dahil sa nadadagdagan ang tubig sa tubig-dagat dahil sa pagtunaw ng mga yelo na nasa polar regions. At ito ay dahil sa pag-init, no? Yung overall na pag-init ng mundo. So isa yon sa sanhi. Dito sa Pilipinas, karagdagan bali at sa iba pang bansa, ay ang pag-init mismo ng tubig-dagat. At dahil sa umiinit ang tubig-dagat, ito ay umaalsa, no? Nag-e-expand ito. At ang expansion ng tubig-dagat ay pwedeng hanggang sa lalim na mahigit 500 metro. So, meron kang karagdagang tubig mula sa pagtunaw ng mga yelo, meron kang karagdagang pagtaas ng tubig-dagat dahil sa mismong expansion nito. No? At dito sa Pilipinas, doon sa tinatawag natin na trade winds, no? yung hangin na mula sa silangan papunta ng Pilipinas, itinutulak nito ang tubig ng Pasipiko dito sa atin sa Pilipinas. At may mga pagkakataon na kung saan ang lakas ng hangin na ito ay tumataas, no? Ito ay nagiging mas malakas. At sa pagiging mas malakas na bugso ng hangin na ito, mas marami din namang tubig ang naiipon dito sa bahagi bali na natin, no, ng Pacific Ocean. No? Yung sinabi na 3 times higher than the global average na pagtaas ng dagat, ito ay base bali sa mga measurements ng yung sa sea surface height mismo gamit ang satellite data. At totoo, dapat nga tayo talagang mangamba, no? Pero hindi naman magpanik, no? Kasi meron naman tayong may panahon upang tayo ay makapaghanda. Pero siguro maganda rin na mabanggit ko na lalo na dito sa Pilipinas, may ibang kadahilanan kung bakit sa mga dalampasigan natin ay parang mas mabilis ang pagtaas ng dagat, no? Mahigit pa doon sa sinasabi na 3 times faster than the global average. At ang bahagi bali ng Pampanga, ng Bulacan, may bahagi ang Metro Manila, no, sa Camanaba area, na kung saan ang lupa mismo yung siyang gumagalaw, no? Siya yung lumulubog, So ngayon, idagdag mo, no? So ang dagat ay tumataas, no? Yung dagat mismo tumataas. Eh yung lupa bumababa din. Di ba? So yung net rise of sea level will be much greater than what is measured by the satellite data. At yung paglubog naman ng lupa, maraming nagko-contribute doon. Yung kadahilanan. At dito, merong direct na role ang tao. Ang isa bali ay yung ating napakabilis na pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa, yung groundwater withdrawal. I-qualify ko lang, no, Pat at Ali, hindi masama na tayo ay kumuha ng tubig, no, sa lupa. It is a God-given resource to us. No? Pero kailangan na yung bilis ng pagkuha natin ng tubig sa ilalim ng lupa ay kapantay lang nung bilis din nung pag-supply ng tubig, no, doon sa ilalim ng lupa. If we exceed, no, the rate, the natural rate of recharge, yun, doon tayo nagkaka-problema. At ang isang problema ay yung paglubog ng lupa.